Hi guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel, panibagong dagdag kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo. No? Ito yung aking karaniwang ginagawa, mga tip lang to para mapaganda natin yung ating mga tanim na ubas. So hindi na natin pinakakahaba-habaan ng todo hanggang sa mga lang, ilang minuto kasi kung talagang ikukwento natin yung tungkol sa mula sa pagpapatubo ng cuttings hanggang sa pamumunga, napakahaba pong panahon yan. Marami po tayong pagdadaanan kapag ka tayo ay magtanim ng ubas kahit po sa anong ating mga klaseng pananim. So makikita nyo po, meron tayong seedlings dito, rooted seedlings, rooted, ayan. Seedlings yung galing sa seeds, ayan, rooted po ito. Buhay na. So ito po yung Shakhtar galing na Ukraine. Ang ating Everest galing din na Ukraine. So pakikita ko, kukwento ko po sa inyo kung paano yung aking ginagawa tungkol sa pagpapataba, pag-aabono. Marami pong nagtatanong, paano ba o gaano ba kadami ang dapat na inilalagay sa tanim nating ubas? Ito po yan. Sa paglalagay po ng abono sa ganirin kalaking tubo ng ubas o yung tanim natin na ubas, 1 feet sa mahigit. So, gaano ba kadami ang nilalagay na pataba? Yon, ang tanong po natin lang, karaniwan dyan ating nababasa. Sir, gaano po ba kadami yung pataba na inilalagay nyo? Siyempre po, ang sinasagot ko po lagi, pakita ng picture. So, kailangan po nating makita o kailangan nating malaman kung gaano kalaki yung puno bago natin lagyan ang pataba. Bakit po? Kasi once po na maglagay tayo ng fertilizer dito sa ating mga seedlings, sa ating mga rooted na tanim, ano ba yung posibleng mangyari? Tandaan nyo po, lahat ng sobra, nakakasama po yan. At lahat naman po ng kulang, pwedeng punuan o dagdagan. So, yun po. So, ang ibig ko po sabihin, huwag po tayong maglalagay ng sobrang dami. Lalo po yung mga mag-uubas na mga sasabik sa pagpapalaki. Gusto nila mapalaki agad. Gusto nila magbunga agad yung kanilang ubas. So, huwag po nating apurhin. Kasi po, once po na naglalagay tayo ng marami, medyo baka lalo po kayong magtagal o masaktan yung ating tanim na halaman. Yun nga po, yung sinasabi ko, di baling konti, pwedeng dagdagan, yung sobra, mahirap nang bawasan. Kasi pa once na masobra po tayo ng lagay sa ating mga seedlings, alam nyo po, ang mangyayari dyan, maluluto yung mga dahon, magba-brown-brown yan. Ako po dito po sa lugar ko, mahilig po ako mag-practice dito, meron po akong seedlings na nilalagyan na maraming pataba o fertilizer para makuha ko yung dahilan. Pag sumobra, ano mangyayari? Kapag kulang, ano yung epekto? Yun po yun. Kapag kulang, sabihin, konti lang, mabagal, yung makikita mo epekto niya, makitlap. Maganda yung tubo kapag ka mga bagong fertilizer o yung nakakain sila. So, ang nakikita niyo po rito sa harapan ko ay ang brand ng Swire. Ano po ito, Swire? Kasi po, yun lang available dito sa aming lugar. Swire. Yung triple 40 na tinatawag, yung 14, at saka yung urea. So ito lang po yung mga available dito sa amin. Nilalagay ko siya rito para mabasa, maulanan man. Ayan po. Sa kaalaman po na lahat, ito po yung urea. Ayan, yung swire. Maputi po siya. Ayan. Ito po yun. At ito naman po yung tinatawag na triple 14. Ayan. Gano po ba kadami yung nilalagay na fertilizer sa ganito kalaking tanim na ubas, na tubo na ubas? Yun po ang karaniwang tanong ng ating mga kasamahan sa pag-aalaga ng ubas. Gaano po karami? So yung dami po, kung makikita nyo itong dalawang to sa ganito kalaki, alam nyo po ba kung gaano karami lang ang nilalagay ko? Isang butil, dalawang butil, bawat isa. Ganun lang po akong mag-fertilizer. Konti lang. Unti-unti po yan hanggang sa makuha niya yung paglaki.
Kasi po pag malaki na ang puno, pwede nating dagdagan. Maingay na sa likod natin na truck, maatras sa pagbababa ng stock. So, ayun. Ito pong triple 40 na tinatawag, pwede nyo po siyang i-mix yung urea saka yung 14, ano po, yung triple 14. Pwede nyo pong i-mix yan. Isang pirasong 14, isang pirasong urea. Pwede nyo po ilagay dyan sa puno. Ayan, ganun lang po ako maglagay, pa isa-isa. Kasi po, pag nagdilig ako, yun, doon na siya malulusaw, mamaba ang mako niya. Ganun po. Pwede naman po kayong magtimpla sa timba, sa dami na naaayon sa takal ng tubig. So, yung isang timbang tubig, ang ginagawa ko po timpla ron, dalawang kutsara. Isang kutsarang 14 at isang kutsarang urea. Yun po, sa isang timbang tubig. Ang dilig po nun sa malalaking puno, yung mga puno na 2 feet pataas or 3 feet, ang dilig po na ginagawa ko dyan, isang tabo sa isang puno. Yun po ang lagay ko, ang dilig. Hindi po lahat na isang timba na yun, iubusin nyo sa isang puno nyo, ah. Hindi po ganon. Masosobra po kayo doon. Sabi ko nga po, di baling konti, pwedeng magdagdag sa susunod at huwag sosobra. Sigurado po, matutuyo yun. Magkakaroon ng paltik-paltik yung dahon nyo na natutuyo. Yun po yung epekto nyan. Sa mga nakakapakinig po ng aking binabahagi na karanasan o experience ko sa pagtatanim, sa pag-aabono, kapag nangyari po sa inyo yung sinasabi ko na nagkatuyo-tuyo yung dahon niya, parang mga luto, ganon, at kayo'y nagpataba, ha? Pag kayo po'y nagpataba, sa loob po na isang linggo, makikita nyo po yan, isang linggo, dalawang linggo na yan, luto yung mga gilid ng dahon. Ayan po yung mga seedlings ko rito, kung makikita nyo yan, magaganda naman, magaganda sila. Ayan. Yan po eh, pruweba na, matagal po nating inaral yan, ano po, mag-experiment po tayo, yung lak, yung dain nito. Lagay ko nga, itong laki na to, lagyan ko nga ng 5 piraso kung ano epekto. Ganon. Ganon po yung ginagawa ko. Kaya swerte po kayo, may mga nagtuturo po sa inyo na mga katulad namin na nasa group, yung mga admin dyan. Kasi sipag, may mga member dyan na tuto, na nagtuturo. Ganon po, wag po tayong maging madamot sa pagtuturo. Kasi po, once na nagdadamot tayo, yung blessing na ibibigay sa'yo, baka hindi ibigay, salit na makapagpabunga ka, malasing ka. Ganun, no? Mag-share lang po tayo, share lang na share. Wala naman pong masama dyan. Basta po tayo nakakatulong. Saka based po sa ating experience yung ating sinasabi, na yun po, nakakatulong po yun. So habang lumalaki, dagdag lang po. Ang pag-fertilizer ko po, twice a month. Kapag medyo nakita nyo, mapusyaw na yung kulay ng ating seedlings, so yung ating mga tanim, lagyan nyo po ng fertilizer para gumanda po yung tubo ng ating mga tanim. Ayan po, ito po yung mga tanim ko, mayroon ng mga kondito. So ayan po, makikita nyo sa likod, ayan, yung mga nasa greenhouse natin. Dito po ako sa kabanatuan. So yun po, binabati ko po yung mga nanonood dyan. May mga papro, papremyo ako, palaro ako. Lagi po kayo makinig sa mga sinasabi ko kasi yung sinasabi ko po, hindi naman masama, nakakatulong po yan na sa inyo o sa pang-araw-araw nyo para makayo malibang. Hindi lang po tayo naglilibang sa pagtatanim, kundi marami po tayong natututunan. Alam nyo po, yung pagdadamot, medyo hindi po maganda. Yun po. So, yun nga po. Lagi nyo tatandaan, tanim ng tanim para po tayo may anihin. At huwag kalimutang mag-subscribe, like and share sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated, lalo sa mga mahilig magtanim, sa aking mga bagong video. So yun lang po, magandang araw po at maraming salamat po sa ating lahat.